sa mga master, kumusta kayo dyan? Isang magandang gabi sa ating lahat. Nandito naman uli si White Mix ang umangat. Bago natin umpisahan mga RB Open Pro kategory natin, shoutout kay CG Gary, shoutout kay Julius Aludo, shoutout rin kay Wilson Isgano, shoutout kay Sir Joey Florentino, shoutout kay Marvin Zamora, Weekend Bikers, shoutout rin kay Zang Scott TV, shoutout sa mga Marindoke Bikers, shoutout rin kay Christopher, shoutout sa buong Marindoke Bikers, Zemer Cargo, shoutout rin kay Ian, shoutout rin kay John Glynn, Luna Vickers Tagging Chapter. Ito ang bakbakan ng RB Open Pro Category. At nandito tayo ngayon sa Timberland San Mateo. Marami-rami ang mga MarTV nga na. Shoutout din kay MarTV at lalong-lalo kay Kida Ikev. Lalong-lalo na kay Sir Esculturize Cafe. Dahil siya yung nagpapalaro dito. Maraming-maraming salamat din. Dahil nandito ako si White Mix. Nakapag-vlog. Thank you sa lahat ng mga nag-subscribe. Sa mga hindi po nakapag-subscribe dyan, please do subscribe and hit the bell button para update kayo lagi sa full videos ni White Mix. Ang bakbakan natin ngayon ay uphill. 1.5 kilometers lang to. Yun nga lang, tatagal din yan sila dahil ahon. Kung ang patag yan, malamang nagkakawalaan na to sila. Ayan si Esculturize Cafe. Ayan, yung ating master. Kew-kew. Thank you. Dahil na dito naman si White Mix. Dito si Louis Krug. Nakahabol siya dahil medyo nalit siya ng konti. Nagpagasolina muna siya dahil mahal gasolina ngayon. 30 kpits na sila dito. Vickers Cafe, arangkada na sila. Kung maka-neutral band, nagkapainit pa lang to sila. Wala pang bitaw yan, pero kita mo naman sila dito, nagigit-gita na sila. Lahat sila ay gustong manalo. Top 5 lang tayo dyan. Marami-rami mga MarTV ngayon, no? Dahil nandito si Kida Ikeb, malamang baka mananalo mga ngayon. Mga MarTV ngayon, Go for Gold, nandito mga 7-Eleven, mga Coming of Brothers, tatlo sila dito ngayon. Vizcaya, RSA, Royal Manila, marami sila dito ngayon. Yun nga lang ang tanong ng San Mateo. Sino kaya mananalo dyan sa kanila ngayon? Mamaya, alamin natin kung sino magwawagi, oh. 37 kph. Bumitaw na. Mag-arangkadahan na to si Ras. Kung mga nakabunga doon, binabantaya 7-Eleven, ah. Mga nagkakabantayan sila. RSA, nandito sa likod. Marchibi, sino kaya ang unang mag-breakaway sa kanila? Wala mo lang gustong pinataka sa grupo. Ay, 7-Eleven, nakabunga doon. Si Elvis Snip nandito ha, mga team Mignal ha. Wala pa tayo nakikita ang breakaway. Mamaya alamin natin kung may meron ba. Then meron talaga mag breakaway dito sa kanila. Dahil lahat to sila ay malalakas sa ahon. Lugi talaga yung hindi kaya sa ahon talaga oh. Ayan na, meron tayong dalawang breakaway. Vizcaya at saka team Opus. Nakawala sila kanila dahil umaangat sana 7-Eleven. Pero napigilan ni Kamingaw, hindi binatakas. Ayun, may dalawang breakaway. Ang tanong, hanggang saan kaya lang masasagad, hanggang finish line kaya yan? Dahil hindi pa tayo nakakarating sa Maysiko, ha? 7-Eleven, baka siya yung umahatag dito. Siya si ating pangalawa, Go for Gold naman yung magkakasunod dyan, oh. Tatlo! Talagang trangkuhan talaga yung Go for Gold, magkakasunod talaga. At ito yung ating dalawang breakaway, hanggang saan kaya lang masasagad? Hanggang Timberland rin kaya? Pero hindi sila bati dito sa kanilang breakaway ngayon. Magkaagwat sila. Mukhang may lakad siya, idol. Dahil sabi niya, suluhin ko muna to. Vizcaya, umaagwat talaga siya. Hindi sila bati sa kanilang breakaway. Si idol dito, team Opus, naghahabol. Sinong bubuhat dito sa grupo? 7-Eleven talaga yun. Lakas. Pangalawa at talagang Go for Gold talaga yung magkakasunod. Apat na yung magkakasunod Go for Gold doon. Mabigat talaga itong laban at wala pa tayo sa tinatawag nilang siko ha. Hindi pa tayo nakakarating. Kung makakarating tayo doon, malamang baka may kumakalas na. Shout out din kay Kida Ikeb, ganda ng motor, naka MTP 15. Meron tayong breakaway dalawa kanina, pero yung isa ay naabutan na si Team Opus. Team Vizcaya ay patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Patuloy pa rin sa kanyang breakaway. RSA, parang iba ng padyak. Naku si Idol, parang sumaside-step na. MarTV, parang hindi na makakaahon ha. Si Edward, malakas to sa ahon. Yun nga lang, hindi natin alam kung kaya ba niyang talunin yung mga 7-Eleven dito. Dahil kilala ang mga 7-Eleven na climber. Si Idol, kaya ba kayang habulin yung mga nasa nakabungad na? Ito yung ating breakaway, naka-team Opus. Pero naabutan talaga siya.
Talagang kinain siya rito pagdating dito sa May. Siko, kinain siya ng grupo. Maraming ahon to, napakabigat. Pero ang lalakas nila, oh. 14! Ito 18! 23! 19 kph, ang lalakas, oh. 18! 7-11 nakatakas! Naku, meron tayong breakaway. 17 kph sila dito. Meron tayong breakaway. Naku, nakawala kay Ashton kanina. Yun yung binabantayan ni As Kamingaw kanina. Yun nga lang, nakawala si Nicole sa 7-11. Naku, kaya pa kayang dumikit. Hindi talaga sila batiri sa kalang breakaway dito. Dahil 7-11, baka diretsong Pampanga to. Ayan o. Nakawala 7-11. Kumbaga kanina, binabantayan yun ni Ian. Sorry, ni As Kamingaw. Yun nga lang, nakawala talaga dito sa kamay ni Kamingaw. Grabe, sabi ni Yusibya, habulin daw ah. Malapit lang daw yan. Tingnan natin kung makakahabol ba si Ash doon sa 7-11 ah. Kay Nicole, andito yung grupo. Go for gold. Andyan rin si Ian na sa likod. Grabe si Nicole doon, talagang tumira talaga siya dito. Walang kahirap-hirap dito kay 7-11 yung kanyang solo breakaway. Ang tanong ng San Mateo, hanggang saan kaya tiisin yung solo breakaway niya? 25 kph, 13 kph, sumaangat siya kanina ng 25 ah. Ayan oh, grabe, parang ibang galawan ni Idol dito oh. Kumbaga kahit anong posisyon na sa Manubila, ginagawa na talaga niya dahil para makakalayo talaga siya dun sa mga grupo dahil baka maabutan siya eh. Ayan oh, talagang tiniis na to na 16 kph. Talagang gumigawang giwang na yung unahan ng gulong niya eh, dahil talagang tinitiis na niya. Tagain yan dahil solo breakaway para hindi na siya masasayang kasi dahil nakakawala siya kay As kanina. Kumbaga si As Kamingaw dong nagbabantay siya kanina. Yun nga lang, nakakawala talaga siya sa ahon to tumira. Dahil si Ian kanina nasa likod, naipit din siya kaya si yun, umaangat pa siya dito oh. Grabe ang lalakas. No joins. Walang kahirap-hirap dito ni Nicole. 7-11, umaangat pa siya dito oh. Talagang walang kahirap-hirap siya dito. Hindi ka nabantayan talaga kanina. Sulong-sulo. Masasaga na kayo. 25! 23 kph. Grabe ah. Wala tayong masabi sa kanyang lakas. Kaya na kayang isasaga dyan o madidikitan pa siya. Wala tayong nakikita sa likod. 24! Grabe. Lakas talaga 7-11. Mga climber talaga yan. Ayun o. Oh. Ito na talaga yung ating nananalo dito. 7-11. Solo breakaway. Ayan o. Oh. Inangatan pa niya dito. Ito yung ating first 7-11. Grabe, solo breakaway talaga. Ating pangalawa, sino? Hulaan natin. Ayan na. Kamingaw, go for gold. Ayan, VCC. At saka si Yas yung ating top 5. Ang ganda, nandito sa likod. Humahabol pa. Panglima. Ayun no. Jomar, umabot pa. Grabe, napakabigat yung kanilang ginagawa kanina. Ang bibilis. Shout out sa mga team Polinyo. Shout out sa mga team Brockton, Mar TV. Pang-apat. Dito pa si Elvis Nip sa likod. Grabe, ang hirap dyan. Ayun sila oh, si Idol. Ito yung Morik Rice. Ayan oh. Dito kanilang awarding. Ayan si Adele oh, tangkad. Kayang-kaya umahon talaga oh. Yan yung awarding nila. Ito yung ating mga lumaruna. Ito, kayang-kaya talaga na umahon dito oh. Walang kahirap-hirap si Sander nandito sa likod. Nasa likod si Sander ha, baka ririmati yan. Si Edward, hindi siya nakaabot kanina. Baga nabitin siya. Nabitin siya. Grabing laban to. Grabing kunat. Oh, si Idol, naglalakad na lang dito. Ah, si Madam, kayang-kaya magbike. Babae pa yan, partida pa yan. Oh. Lakas sa ahon. Na, meron talaga malakas sa ahon no? Si White Mix yan, nako. Lawit na tuhol. Whiskrag. Oh, si Madam, umahon dito. Ang lakas. Para
sana all. Kunti pa ba?